Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. It's showtime, Larissa. Are you ready? Hindi totoo! Nakahanda na nga ang ipapanood sa kanilang lahat itong nasabing video na pinaghahandaan nga dito ni Moira. At maya-maya nga ay sinabi ni Moira na it's showtime dito kay Nirisa. At dito nga napatayo itong silinet nang mapanood nga ang nasabing video kung saan ay nasabi roon na itong silinet ay nagiging kabit nga dito ni Dr. Tanyag noon. At dito naman na sinabi ni Lynette sa kanila na hindi nga raw ito totoo. At dito rin na tumayo itong si Moira at sinabi dito kay Lynette na hindi ba totoo na naging kireda ito at gold digger at kung ano-ano pa ang kanyang mga sinasabi. Sa kabilang banda, dito rin na dumating itong si Dr. Lyndon Javier. Kaya ibinalik nga dito kay Moira ang mga salitang sinasabi niya dito kay Lynette na nagiging kabit nga siya nito. At dito tinanong ng host ng event na ito at sinabi na yes or no lamang ang isasagot dito ni Moira. At hindi nga na napaghandaan ni Moira ang mga posibleng itanong dito nga sa kanya. At dahil binulungan nga ito ni Dr. Lyndon Javier ang babaeng ito at dito nga nadiretsa na tinanong kung totoo nga daw na itong si Joey ay anak dito ni Carlos Benitez. At tila nagulat naman itong si Moira sa kanyang mga narinig mula nga dito kina Dr. Lyndon Javier. Sa kabilang banda, nagpapaawa effects naman itong si Joey dito sa kanyang ama na si Dr. Tanyag. Na baka lalaki lang daw itong ulo ni Annalina ngayon nga ay nilalapitan ngayon ni Dr. Tanyag at kinausap at niyakap. At hindi nga raw titigil itong si Lynette at itong si Annalyn na hindi masira itong ang pamilya na inuumpisahan pa lang nila na buuhin dito ni Dr. Tanyag at itong ang si Moira. At dito naman na natila natahimik itong si Dr. Tanyag na nakapag-isip-isip sa mga nasabi nga dito ni Joey tungkol kina Annalyn at ni Lynette. At dito na nga na nakabalik sa laro itong si Annalyn at itong si Joey. At dito na sinasabi ni Joey kay Annalyn na itinutulak nga raw siya nito. At dito naman na tinatanggi ni Annalyn ang paratang na sinasabi ni Joey sa kanya. At kahit tanungin nga itong si Dr. Enriquez ay hindi nga nila nakitaan na itinulak ni Annalyn itong si Joey. At sinabi din ni Dr. Enriquez na sana raw ay huwag nang ulitin ni Joey ang kanyang ginawa dito kay Annalyn na batuhin nga ito ng bola kaya na bagsak nga ito at nawala ng malay. At dito nga na matagumpay na nairaos nga nila itong paligsahan na volleyball kung saan ay mga nagiging kalaban din nila itong ang mga doctors na kung iba-ibang panig ng lugar. At dito natin yan aabangan kung ano nga ang mga dahilan dito ni Lynette kung kaya niya nga lusutan itong mga paratang at akusasyon dito ni Moira dito nga sa kanya. Na kung papaano siya nagiging nakakuha ng video itong si Moira na ipapalabas nga dito sa nasabing grand alumni. At hindi naman inasahan ni Dr. Tanyag na marinig niya ang mga paninirampuri dito ni Moira dito nga kay Lynette. At dito naman yan matrigger itong si Dr. Tanyag na hindi totoo ang mga sinasabi nga nila na itong si Lynette ang nag-uumpisa ng away nga dito kina Moira at Joey dahil sa kanyang mga narinig ang nag-uumpisa ng gulo ng ito ay walang iba kundi nga itong si Moira at Joey. Yan po ang aking karagdagang latest update mga idol at yan ang ating aabangan mamaya-maya kung ano pa mga posibleng mangyari dito sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat sa inyong pananatiling panonood at huwag niyo po sanang kalimutan na i-like at i-subscribe ang aking munting channel. Hanggang sa muli mga idol, bye-bye!